Mga kababayan, ngayon ang bagong simula ng laban sa kahirapan. Nagbitim po ako sa kabinete dahil hindi ako makapapayag na ipawalang saysay at siraan ang aking mga programang pangmasa na nagtagumpay sa Makati at nais kong mapalawak sa buong bansa. Hindi ako papayag na magpatuloy ang kawalan ng katarungan sa bansa. Hindi ako papayag na iilan lang ang magtatamasa ng benepisyong nararapat sa karamihan. At lalong hindi ako papayag na alisin sa taong bayan ang pagkakataong magkaroon ng isang pamahalaang tapat at mahusay na naglilingkod upang guminhawa ang marami. Hangad ko na magkaroon ng bansa ng maayos na pamamahala upang ang marami at hindi lang ang iilan ang makikinabang sa kaunlarang maabot natin. Dapat magkaroon ng pamahalaang nakikinig at tunay na nagmamalasakit lalo na sa mamahirap. Isang pamahalaang mapagpapairal ng hustisya at tahimik na pamumuhay. Isang pamahalaang puspusang nagsisikap upang lumikha ng higit pang trabaho upang bigyan ng ginhawa ang matagal ng nagigipit na taong bayan. Isang pamahalaan na nagbibigay ng epektibo at malawak ng serbisyong pangkalusugan at edukasyon. Isang pamahalaang makatao, hindi manhid at may malasakit kanino man. Isang pamala na magbibigay ng pagkakataong guminhawa at umangat ang buhay ng mga mahihirap. Ito ang aking ipinaglalaban. Ito rin ang hangarin ng ating mga kababayan. Isang pamahalaang kabaliktaran ng manhid at palpak na pamahalaan ngayon. Mga kababayan, tinanggap ko ang noon ang alok na maglingkod sa kabinete dahil nais kong suklian ng tapat na paglilingkod ang pagtitiwala ng sambayanan. Nang ako ang inyong inihalal, ako ay nangako na magiging isang working vice president. At sa nakararaang limang taon, tahimik akong nagtrabaho. Nagsagawa ng reforma sa sektor ng pabahay at pinugunan ang daing ng ating mga OFWs. Ngunit sa aking mga pakikipag-ugnayan sa iba't ibang lalawigan, ipinaaabot ng ating mga kababayan na hindi nila nararamdaman ang ipinagmamalaking kaunlaran. Ang nakikinabang sa pinagyayabang na pag-unlad ay iilan lamang, kasama ang mga piling kaibigan at kapartido ng mga nasa pwesto. Marami na akong pinagdaan ng pagsubok. Ilang beses akong itinulong noong panahon ng martial law dahil sa paglaban ko para sa kalayaan at demokrasya. Kahit pagkatapos ng 1986 Ethiopian Revolution, ilang beses akong ginipit at tinangkang patahimikin dahil patuloy akong lumalaban sa pang-aapi at pang-aabuso. Ngayon, sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, ako at ang aking pamilya ay pinagkakaisahang siraan, hamakin, gipitin, tanggalin bilang pangalawang pangulo at ipakukulong pa. Ito ay dahil ako ang pangunahing balakid sa kanilang pansariling ambisyon at hangarin. At habang ako at ang aking pamilya ay ginigipit at inuusig, hinahayaan naman nila ang malawakang anomalya ng kanilang mga kasama at kapartido. Ang Disbursement Acceleration Program o DAP, ang Priority Development Assistance Fund o PDAF ng kanilang mga kakampi, kapartido at kaibigan,
ang pangungutong sa MRT at ang massacre ng South 44 sa Mamasapat. Hindi nila pinananagot ang mga opisyal na pumigil sa pagpapalabas ng 2013 Internal Revenue Allotment o IRA ng mga pamahalaang lokal. Samantalang alam naman nila na karamihan sa ating mga bayan at barangay ay umaasa lang sa IRA. Ito ang baluktot na hustisya at mamahala ngayon. Ang umiira ay selective justice. Iba ang hustisya at mga benepisyo ng mga kaibigan at kalyado ng partidong nasa kapangyarihan. Ngunit walang hustisya at walang maasahang benepisyo para sa nakalarami, lalo na sa mga mahihirap. Mga kababayan, may hangganan ang pagtitiis ng isang tao. Tama na! Sobra na! Bakit hindi nila ko harapin sa malinis na halalan? Alam nila na marami sa kanilang kandidato ang hindi mananalo sa isang malinis at patas na halalan. Kaya gagamit sila ng maruruming paraan. Sukdulang sila ay magsisinungaling, magwaldas ng pondo ng bayan at magpatuloy sa paglabag sa batas. Nagpapasalamat po ako sa ating mga kababayang nagpahayag sa mga survey na sa kabila ng mga paninira, malaki pa rin ang tiwala nila sa akin. Sa ating mga mahihirap na kababayan, huwag po ninyo akong alalahanin. Kaya ko ang lahat ng ginagawa at gagawin pa nilang pagpapahirap sa akin. Ngunit, hindi ko kayang tiisin na magpatuloy ang kahirapan na hinaharap ninyo sa bawat araw. Sa mga kalabang ko sa politika, sinasabi ko sa inyo ngayon, kung ang layunin ninyo ay paatrasin ako sa pagtakbo bilang Pangulo sa 2016, nagkakamali kayo, hindi ako umaatras sa laman. At lalong hindi ko iiwanan ang ating mga mahihirap na kababayan. Ako po, ang inyong pangalawang Pangulo, si Jojo Binay, taas noong pinagmamalaki ang pagiging tunay na Pilipino sa puso at gawa. At lagi ninyong kasama sa hirap at ginhawa. Ngayon ay namumuno sa oposisyon. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang sambayanang Pilipinas!